Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Alam niyo po ba dito sa Finland, kahit wala po kayong guards, sinusuportahan po ng gobyerno ang mga gusto pong magtanim. Napakamura lang po ng mga irerentahan po na places na pag-aari po ng gobyerno at pinaparenta po sa mga plantito at plantita. Tara, samahan po ninyo ako. Malapit lang naman po sa tinitiran ko po yung place. Diretso po tas, kakaliwa lang, di ba? Walking distance lang. Yan, dito na po tayo. May mga tao din po. Ayan po, dito na po tayo. Malapit po sa mga kabahayan. At malapit lang po sa public road. Hindi po national road. Ito na po, makikita na po natin yung mga tanim po dito. Ang gaganda. Ito po, may mga sibuyas. Doon po, may mga peas. Ang ganda po ng pagkakaayos po sa isang garden po nito. Ang nirerentahan po dito ay mostly 10 by 10 meters. So malaking rin po yun. Kung gusto nyo po, pamilya po magre-rent, pwede rin po. Pwede magkakaibigan. Hindi naman po mahal yung renta dito. Murang-mura lang po. Hindi ko lang po alam kung more than 10 euro. Something lang. Hindi na po masama. Palagi natin 20 euro. For the whole summer season na po yun. Kaya ay nako, o di ba? Talaga yung suporta pa ng gobyerno po dito sa mga plantito, plantita. Kung mga nakatira po sa city, ito po yung parang anti-stress po nila, nakaka-relax po. Maganda po ngayon ang panmahangin, walang lumok. Meron din po dito ano, purple na broccoli. Ganda naman. Nauna po itong magtanim kaysa po ako sa garden. Yung mga punla po nila dito, nilalagyan po talaga nila ng cover. Saka sa mga rabbit din po, kasi mamaya tirahin po ng rabbit. Ito, may mga tanim din po dito, mga beans. Ang ganda po na pagkakagawa dito sa isang lugar po na to. Yun nga po, ang challenging po dito yung pagdadamo lang. Ang unang-una po talagang tinatanim po talaga nila dito, patatas. Ito mga patatas po yan. Tumutubo po na yan. Mabilis po tumubo sa ganito ang patatas kasi medyo mabuhangin po. Buhaghag naman po yung lupa kaya lang magdadagdag lang po nga po sila ng mga pataba. Yun lang po yung gastos po nila. Siyempre tubig, may tubig naman po dito, may kanal na may tubig. So hindi na po sila gagastos din sa tubig. Sobrang nakaka-relax po dito. Ito po yung mga old field. Iba po talaga, gumagawa po sila ng mga open ground na taniman para po rentahan po ng mga tao. Pag-aari po ito ng gobyerno. At talaga yung lupa, bago po kayo mag-rent dito, sinasabi po nila sa internet kung ano po kailangan ng pataba o hindi ba kailangan ng pataba, kung marami bang damo. So, may idea na po yung mga gustong magtanim bago po sila mag-renta. Diba? Napakagaling po ng sistema. Ay, nako. Sana po lahat ganito, no? Ang kagandahan po nito, open po ito sa public. Siyempre kahit hindi kayo nagre-rent, pwede kayong pumunta dito. Pero, pwede po kayong mag-usisa katulad ko. Ingatan nyo naman po yung may tanim na may tanim. Respeto po at bawal pong mangharbat o mamitik. Yung mga gamit po talaga nila dito, iniiwanan po nila. Wala pong nangaharbat at namimitik po niya. Kasi kahayaan po talaga ang labanan po dito. Wala po ditong CCTV. Ganyan po kataas ang respeto po nila sa isa't isa. Ang sarap pong tignan ano, iba't ibang klase po ng style ng pagtatanim, pagpe-prepare po ng lupa. Makikita nyo po sa mga nagtatanim po dito kung gaano po kalinis. Para na-imagine ko tuloy yung sarili ko. Ito po, halos wala nang damo. Talaga nag-spend po talaga dito o naglaan po talaga ng mahabang oras. At dito naman po, makikita nyo naman po, iba naman po may-ari po nito. Iba naman po yung nagre-renta po rito. Makikita naman po, spreaded. Pero, may distansya po sa paglalakad. Parang ang tinanim po dito, parang mga repolyo.
lettuce, broccoli, cauliflower. So, relax po, no? At tabi po ng gubat. So, otong, pwede rin sila manguha ng mushroom. Meron po mga tao dito, siyempre bawal po kuha na ng video, kailangan magpaalam. Ang ganda po ng tubo ng mga sibuyas po rito. Kasi warm po ang panahon, kaya next week, mas mabibilis pa po ang tubo niyan. Wala na pong ano dito, gabi. Mag-alas 9 na po ng gabi, makikita po ninyo ang hitik ng sikat ng araw dito. Makarelax. Mahangin, kaya magasarap pong mag-garden, wala pong lamok. Masarap po maglakad sa mga ganito, no? Pwede rin kayo mag-picnic po dito, pero kulutin nyo po yung mga kalat po ninyo. Ito po yung mga willow. Pwede rin po sila kumuha nito. Libre naman po ito kasi perennial, tumutubo naman po ito taon-taon. Pwede po kumuha sila ng mga sanga nito at gawin po nilang mga gapangan. Pwede po yan. Hindi po pinagbabawal. Pwede sila kumuha. Wag lang po nilang kuhanan may gamit na may gamit. O may halaman na may halaman. Doon po. Sa likod po ng forest po na yun, sa bago po mag-forest, doon po ang kuhanan ng tubig. Hindi naman po malayo eh. Mukha lang po malayo dahil sa angle po ng camera doon po. Pero maganda exercise din po yun. Masarap po pumunta sa mga gantong lugar. Meron po mga tao, meron mga tao po pero bawal istorbuhin. Ito po yung sinasabi ko, pwede kayong mag-usisa, pwede kumuha ng video, wag lang po kayong mag-istorbo. At tanongin po ninyo, pwede kumuha ng video bago po kayo magkuha ng video po dito. Talagang yung respeto po nila dito sa bawat isa at privacy, pinangangalagaan po. Hindi po basta kukuha ng kasino-sino, kuha ng picture, bawal po dito yun. Kailangan po may respeto at disiplina. Uwi po muna tayo. Naka-t-shirt lang po ako, medyo malamig po yung hangin, baka humamog din. Alam niyo po, alam naman po ninyo, nag-volume na naman ang impact. Baka po maamugan po yung bumbunan ko. Mga rastery din po dito. Ganda po ng mga wildflowers dito. Ayan, okay na po. Uwi na po tayo. Gustong-gusto ko po talagang mag-garden pag ganda po mahangin kasi wala pong lamok. Lalo na po rito. Nakikita nyo na po yung gubat. Saka yung pwedeng taguan ng mga lamok. Kailangan po mag-garden po. Naka-long sleeve. Sila po naka-long sleeve. Ay, nako. Di ba po? Ang ganda po ng sistema po nila dito. Wala pong nasasayang na space. Talagang pinoprotektahan po nila yung nature at yung gusto po ng bawat tao at kailangan nyo po sa buhay. Hindi lang naman po yung mga pagtatanim po yung sinusuportahan po nila dito. May mga park po na libre po yung mga equipments, sports, mga discounted na gym. Meron po. Support na po ng gobyerno. Kaya napaganda po. Sana po lahat ganito. No? Sana mapapasahan all ka po talaga. Dito po sa compound po namin, meron pong pinamimigay na libreng lupa sa mga nagagarden po para sa yard. At yun ang pong dalawa po no yun, ano po yun, lagayan ng mga basura, kung ano-ano, mga furniture, pang garden. Tingnan po natin kung ano po makikita po natin sa loob. Ayan, tignan po natin. Ito po yung mga dry. Ano po yung mga harapan natin dito? Ayan. Mga pang-garden. Naku, ito pong bakot o. Pang-bakot, sayang. Kaya lang meron na po ako eh. May carpet, may dalawang upuan doon. Meron po na yung mga grass cutter. Kaya lang, electric po. Ayoko po nito. Dalawang upuan, ano po? Parang lumaluman eh. Pero ito maganda, pambakot. O yan, gapangan ng mga beans. Kaya lang meron na po ako. Ayoko po maglagay masyado sa aking backyard. Ito po, pambakot din. Andali.
ito makakatulong sa akin to. My future. Saan nga ba ako gagamitin to? Alamot na isa yan. O diba? Ito po kanina siya mga basura ang bulila rito. Hindi po muna ang mga harbat dito kung mamimitig. Libre naman po ito eh. Ayun po ano? Sandbox. Hinapon natin. Nakaya lang po kapag mayroong mahilap-hilap. Kailangan po isarado para po yung mga... Iba kung may lalagay. Wala, basta po kailangan isara. Dito naman po nilalagay yung mga sanga, yung mga binunot po sa garden. Ah, diba ganyan po sila dito kadisiplina? Hindi po nila pinaghahalo. Kasi ito po, pupunta po sa dump site. Recycle, gagawin po yung mga wood chip, compost. Ganyan po sila ka ayos. So yung segregation, sorting, yung plastic, matatanggal naman po yun kapag sinort po sa dump site. At hihinto po muna tayo ngayon dahil yung nanay ko po dito sa Finland, nanay ni nanayan ko po, bibigyan po ako ng grill. Ariya! Ayan po mga kababayan, wala nang lugar dito sa terrace, kundi ito na po yung grill. O di, wow, mabago-bago pa. Ano lang po ito eh, 1.5 years. Ariya, binigay po sa akin. Jackpot na naman po tayo. Ganda po ano, gas grill po ito. Meron din po kung grill na pang baga maliit lang, pero ito maganda po natin ha? With matching cover di pa utot pa ah. Di pa sponsor ah, sponsor po nung awa po sa akin. Ati yun, ganda po. Mag-alas 10 na po ng gabi, nakikita po ninyo. Sumisikat pa rin po ang araw. Nagpapasalamat po ko sa Panginoon. Siyempre, hindi na po ako magre-renta ng garden space, pero mura lang naman po ang bayad. Dahil meron na po ako sariling yard, di ba? Napakabait po talaga ng Panginoon. At imagine, marami po sa akin dito ang nagbibigay ng mga gamit. Hindi ko po hiningi talagang napapansin po nila yung kakulangan ko. O talagang mukhang nakakaawa lang ako sa kanila. Lagyan ko po ng fabric para po hindi masira. At yung mga gamit po sa pang grill, mga utensils, binigay na po talaga nila lahat sa akin. Ay nako, paano po, maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilang sa pinilakalakbay. Basta positive vibes at good vibes lang po tayo lagi. Marami pong darating sa ating grasya, basta maging mabait po tayo, marunong makisapa. Hindi naman po talaga yung bait na banal-banala na ibig sabihin marunong po tayo makisapa, hindi naman po tayo perfecto. Maraming salamat po, basta positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw, laban lang.